Kali may online po ang inyong likod nagbabalik. Ayan, at bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palagi kayong updated. Ang unang barya natin ipakikita ay kay Samson Lazaro. Sabi niya, "Sir, good evening. Tanong kung error po ba ito 1 piso at 5 peso. Salamat po." Tingnan natin ang iyong coins. At syempre, maraming salamat sa patuloy na pagbabahagi ng inyong mga coins sa Kalime Online Facebook page. Itong piso mo, sa unang tingin ko ay struck through cloth error. No? Yung mga standard na katawagan ng mga error na yan ay kinukuha po natin sa USA. No? Sa US po, sa Amerika. At itong 5 piso mo, sa tingin ko ay damage coin na lang ito. Ayan, kasi mapapansin mo naman na over-circulated na siya kaya nagkaganyan. Sumunod kay Junel Alaan, PTPA 1 piso 2011. Tingnan natin ang kanya 1 piso. Alam nyo, itong mga 1 piso 2011 Ayan o, 2011 mukhang ganun din, struck through cloth error din ito. Itong mga inyong mga coins na pinakita, guys, pwedeng idagdag sa ating mga koleksyon. Siyempre, tayo naman makapagdidesisyon yan kung pakakawala natin. Siyempre, kung tayo ay nagkukulik at sa tingin nating masali sa mga error coin na ating hinawakan, idagdag na natin yan. Sunod kay Benedict Ryan, Rayan, PTP Admin, ask ko lang po, ano po itong error na ito? Double face collectibles po ba ganitong error? Magkano po kaya ito? Saka para po siyang pros, pakikilatis naman po, boss. Welcome at kikilatisin natin ang iyong 5 piso. Sagutin natin ang iyong mga katanungan at video ang kanyang ipinadala. No? Alam nyo guys, ito nga 2001 BSP verse 1 lang yan lahat. At kung makikita nyo dito sa extra fine condition, 71 pesos ang value niya. No? Ibig sabihin kapag AEU or uncirculated or BU, ibig sabihin aabot na po sa 100 to 150 ang value nitong 2001. At yung kanyang 5 piso ay mayroon double dyan. No? Ang tawag po dyan ay mechanical doubling. Ayan, makikita nyo parang nagdoble yung baba dito ni Emilio Aguinaldo. So, pwede na itong idagdag sa ating mga koleksyon. At kung ganito ang kondisyon, pwede mo ipagbili ito sa, kasi medyo maganda pa naman ang kondisyon at may counting error, no? Mga hanggang 200 pesos, no? Simulan mo doon ang presyo mo at magkakatawaran pa kayo. Pero ni Cruz naman, good eve po, pasuri naman kung mga legit error po ba ito. Maraming salamat po sa tutugon. Salamat din Ronnie Cruz, at tutugunan na natin ang iyong mga katanungan at isa-isahin natin ang iyong barya. Ang unang barya mo ay NGC 5 piece of. Ito nga unang mong coin ay error ito. Kung mapapansin nyo, may mga kanto siya. So, ibig sabihin, dapat po ito ay nonagon. Alam nyo, itong mga nonagon na to eh, pag may mga lumabas na ganyang error eh, parang mga transition coin ito eh. Diba? Imbis na bilog, naging nonagon siya, no? Yung sa loob niya, may mga kanto, pero yung pinaka-side niya ay bilog siya. So, error coin po yan. Sumunod mo nga 5 piso BSP, meron siya mga reed. Diba? Nag-extend yung reed niya dito sa may rim. No? Error coin ito, marami na rin ako nakakita ang ganito. Digit ang ganito, mga error. No? Maaari nga nagkaroon ng defectibo doon sa may yung reed niya. No? Ayan, no? Tingnan ninyo. Lumampas eh. Kaya nga nagkaroon ng extension. Kasi ang reed niyan dapat nandun lang sa side itong mga 5 piso na to, at hindi naman po talaga dapat reeded ang mga 5 piso BSP series coins. Ang edge po niyan ay dapat po ay edge lang, yung plain lang siya, makinis lang siya, no? Pero ito nga sa error coin na ito, naging reed siya, naging reeded. Tapos yung sumunod, mayroon pang parang nag double chin din ito eh, no? Yung katulad kanina, di ba? At ito naman, yung isa mo ay die adjustment strike. Kasi nawalaan yung scallop for the line dyan. At yung 1993 ay alos hindi mo na mabasa. Hindi po ba kahit circulated dyan, dapat kahit pa paano makikita ko pa rin yung scallop for the line. At ito naman sumunod mo na 2013, kung di ako nagkakamali, ay die adjustment strike din. At misaligned coin pa. So,
2 error in 1 coin ito. So okay na okay na to, nga lang hindi na ganoon kaganda ang kondisyon ng 5 piso mo, no? Kaya hindi na ganoon kataas ang magiging presyo nito kung ito ay iyong ipagbibili, guys, no? Pero kung interesado kayo, pwedeng natin 'yan. Hanapin niyo lang, no, mag-search lang kayo sa Google, no? At yung reverse niya ganoon nga, no. Misaligned coin ito. Ayan siya. Alam nyo kung makakakuha tayo ng ganito, no? Yung talagang kalalabas lang sa bangko, tapos ganyan ang error, tapos uncirculated siya or brilliant uncirculated by swerte, guys. Kasi siguradong malaking pera yan. Maipagbibili mo yan ng malaki sa online, sa international, kahit 5,000 pesos, pwede yan eh. Kasi nga sa ibang bansa eh, pinahalagahan nila yung ganyang klase ng mga error. At meron pa nga silang listahan, ano, yung level ng pagka-error. Halimbawa, off-center siya, no? May tinatawag silang yung level ng pagka-error. At itong sumunod, mayroon siyang tama dito. At sa tingin ko, itong tama nito sa side, parang damage lang eh. Guys, no? Ayan, kasi yung mga karamihan na legit error dyan, yung nagkakaroon ng mga clip planchet dyan sa side na yung parang napipingas siya. Yun po, yung mga clip planchet. Pero itong isa mo ay mukhang damage lang. At ito naman, ayan, yung nakikita nyo na yan ay off-center din ito eh. Yung itong off-center coin at misaligned coin parang para sa akin kasi halos pareho na lang sila eh. Kasi yung nagiging resulta ay ganyan po, no? Wala sa sentro. So legit yung 1 piso NGC mo, no? Sumunod naman itong 5 piso mo na parang may double change yan. Sa ganyang level ng error niyan, napaka-common na lang yan eh. So, ang maganda kasi yung mga nagdodoble na ganyan, yung mga double die error, yung literal na dumoble yung halimbawa 5, no? Or yung portrait ni Emilio Aguinaldo. Ni Emilio Aguinaldo. Yun yung mga double die error at yun ang malalaki ang value. So, ganoon itong NGC mo ulit. Ito yung sinasabi ko, yung mga may pingas na ganyan sa side, mga clip planchet error po yan. At itong isang mong piso na ito, legit error po yan. So, pwedeng itabi yan, ano? Ayan. So, alam nyo guys, padami na lang padami yung mga nagkaka-interest sa pag-collect ng mga coins. Unti-unti lang natututo sila, no? Pinahalaga nila yung mga special na coin kagaya nito. Ayan siya. Clip planchet error lang yung NGC 1 piso. Ayan siya. Ito naman yung pinapakita mo na yun sa side yan. Common lang po yan. Yung mga ganyan na parang hindi masyadong sharp yung mga edge, no? Yung readed. At ito naman, yung pinakita mo na yan ay debris error po yan. Extra metal chip. Yan. Nagkaroon siya ng sobra metal doon sa waling-waling. At ito naman yung tinatawag natin na mga extra lip error. Eh. Parang sumobra yung mga dahon dito. No, ibig sabihin, yun na extra lip error. Magkaiba yung extra lip error na yan. Tsaka yung mga debris. Yung mga debris error na yan. So, ayun na po. No? At ang pag-uusapan naman natin yung mga value na yung itatanong. No? Yung mga major error lang po ang may magandang presyo, guys. No? Pero yung mga common error na lang po kasi halos hindi na yan napapansinin ng mga collectors eh, no? Maliba lang siguro yung mga bagong tuto, yung mga bagong nanongongolek pa lang kasi excited silang magkaroon ng mga ganyang error. Yung iba naman kasi karamihan eh, mamarapatin na lang nila na mag-hunt, no? Kaysa bumili. Pero pag sa tingin nilang hindi na sila makakuha ay talagang mapipilitan na rin silang bumili. So itabi-tabi lang natin yung mga ating nakukuha mga error points. Gawin muna natin mga libangan at yung benefit niyan kung saan darating kung tayo po ay makapagbenta na. Ayan. So, sana makadagdag ulit ng impormasyon sa inyo. Sa inyo, no? Sa araw na ito. Ayan. At sa mga baguhan lang sa ating content, no? Napadaan ka dito sa ating channel. Abay, lubos-lubosin mo na, guys. No? Subscribe. At paki-on ang bell para palagi kang updated. Ayan. So, hanggang sa susunod po, abangan nyo bukas. God bless po sa inyo lahat.